isang luho na mahirap tanggihan, ito na siguro ang tsokolate. Sa nagdaang araw ng mga puso, siguradong marami sa inyo ang nakatanggap nito. Pero hindi lahat ng tsokolate ay may parehas na sangkap. Ang dark chocolate, 30 hanggang sa 80% purong tsokolate na hinaluan ng asukal, cocoa butter at iba pang sangkap. Ang milk chocolate naman, meron lamang 10% na purong tsokolate. Mas marami itong asukal, gatas at iba pang halo. Ang white chocolate naman ay walang tsokolate, asukal, gatas, butter at ilan pang mga sangkap ang halo dito. May ilan na iniiwasan ng pagkain ng tsokolate. Nakatataba raw kasi ito at nakapagpapataas ng blood sugar. Pero hindi naman ang tsokolate mismo kundi ang mga hinahalo rito ang nakasasama sa ating katawan. Ang pagkain pang-araw ng purong tsokolate nakabubuti sa ating kalusugan. Pero ang susi, moderasyon at hindi sobra-sobra ang pagkonsumo nito. Ang dark chocolate ang may mas mapait na lasa dahil gawa ito sa purong tsokolate. Pero ito naman ang pinakamasustansya. Kung mas mataas kasi ang cocoa content, mas mataas din ang antioxidant nito na siyang panlaban sa free radicals sa katawan. Kaya nga lang, huwag dapat sosobra ang pagkain ng tsokolate dahil sa 100 grams ng dark chocolate ay mayroon nitong 546 calories. Ang milk chocolate naman ay mayroong 545 calories at ang white chocolate ay may 539 calories. Ang tsokolate hindi lang masarap at nakatatakam, panalo rin sa mga benepisyong mainam sa kalusugan. Pero tandaan na anumang sobra ay nakasasama pa rin sa ating katawan. Para sa Panahon TV, ako si Trisha Garin.